Ang programang ito, nahango sa mga nobela ni Dr. Josefi Rizal, ay naisadula gamit ang mga elementong pang-drama upang itulay ang kasalukuyan at nakaraan panahon sa isang natatanging reimahin ng pambansang literatura. Like and subscribe! Mr. Sumo, ano ginawa mo? Sinaktan ako ng anak no eh! Ngunit hindi ko kayo sinaktan. Ang nakaraan! At nandito sa Maria Clara. At hindi ako maghahain ng asunto. Pero sa susunod, nahawakan mo ako! O saktan mo ako! Hindi ako magdadalawang isip. Hindi maganda ang padabi ko sa pangyayaring ito. Hindi akong magadulad doon ng masamang reporkasyones laban sa akin. Animales! Subukan niyo magsumbong sa inyo. Pati si Sisa, sasaktan ko! Napakasaklap ng manirahan sa bayan ito. Kung saan ang pagsisinungaling at pambibintang ng mga kasuklam-suklam na bagay katulad na lamang ng ginawa na sa akin, ma, ay tila siya ng kaugaliang gawain ginagamit ng mga makapangyarihan at mayaman. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang Braille. Huwag kang lamang kialam. Tama ngayon, tiya, Maria. Hayaan na lamang natin ito. Mas mabuti pa't mahilot na natin kung ano man ang galit ng kura sa iyo. Crispin, Basilio, huwag kayong matakot ha. Yung Braille ba ang gumawa nito sa iyo? Walang kahit sino man ang maaaring tumalo sa mga Braille. Kung kaya't labis-labis na pagtitimpiri ng aking ginagawa. Dahil hindi nyo alam kung gaano kahirap pigilan ng galit. Nakikiusap ko ako na unawain na lamang ko ang aking nobyo. Mag-isip ka kung nararapat si Ginoong Ibarra na mapangasawa. Senyor? Kaano-ano niyo ho ang mabait na senyorita? Mag-asawa ho ba kayo? Ano ka ba, Kasmin? Tumihimik ka nga! Nakakahiya ka! Paumanhin po sa inyo! Pasensya na po sa kapatid ko! Mag-imagine. Sandali lang po. Ikaw talaga? Oh, hindi lang ako mabait. Maganda din ako. Huminin ka ng tsokolate mo. Friday, mawalang galang lang ho. Ngunit hindi ho yata makatarungan na husgahan niyo si Ibarra dahil lamang nagtanong siya sa inyo sa mga naganap sa kanyang ama. Nagtanong lang? Hindi ba't hinawakan niya ako sa aking balikat ng mariin? Hindi ba yon pagkawala ng galang at pananakit? Kung ganun ho, ay ako na ho umihingi na paumanhin, Padre. Unawain niyo na lang amang ho ang aking nobyo. Lalo na't nasaktan ho siya sa mga nalaman niya hinggil sa bangkay ng kanyang ama. Marahil kung tayo po ang malagay sa ganyang katayuan, sasama din po ang loob natin, di po ba kura? Ngunit ako ay isang kura! Ako, isa ho kayo mabuting kura na may mabuting kalooban at puso mapagpatawad. Kaya ho, batid ko ho nang papatawad niyo ho ang aking kasintahan at bibigyan ng unawa. Tatanawin ko ho ng malaking utang na loob kung ako'y iyong pagbibigyan. Mahal na kura. Maraming salamat ho, Padre. Thank you.
Yan po ang bahay namin, senyorita. Ay, ang cute naman. Ay, ano ka ba? Anong senyorita? Huwag mo kong tatawagin nun, ha? Ate na lang. Mas gusto ko yun. Ate? Tamang-tama po. Wala po kaming ate. Nay! Di muna, Crispin. Ate, maaari ho ba? Huwag niyo muna sabihin sa aming inanggirang paranak at sa amin ng kura. Ayoko lang po mag-alala sa amin si Ina. O eh, paano niyo naman itatago sa nanay niyo yung mga latay niyo, Aber? Kaya po ng dati. Di ba, kuya? Sa kayo pupunta? Hoy! Hoy! Ano ba? Tigilan nyo nga yan. Ano ba? Ang dumi niyan. Kakasabi ko lang sa inyo, huwag niyong dudumihan ang mga sugat niyo, di ba? Nay! Basilio? Crispin? Oh, andiyan na pala kayo. Sino kasama niyo mga anak? Crisostomo, saan ka na naman paparoon? Susundan ko sana kayo. Anong nangyari? Nakausap niyo na ba ang fraile? Oo, iho. Kakakausap lang namin sa kanya. At ano ho ang sinabi niya? Sa aking palagay ay hindi ka na isusuplong ng kura. Paano ka naman nakatitiyak, Maria? Maniwala ka sa akin, mahal ko. Hindi na nila itutuloy ang anumang sakdal na ibinabalak nila sa iyo. Tinitiya ko sa iyo, mi corazon. Makakatulog na tayo na mahimbing ngayong gabi. Ibang-iba ka na talaga, Maria. Hindi ka na parang bata na gaya ng dati. 7 taon din akong nawala at napansin ko na hindi ka lamang naging higit na mabighani. May kakaibang tibay ng loob din ako nasisilip sa'yo ngayon. Ano pa't mas lalo akong humahanga sa babaeng pinakamamahal ko. Crisostomo! Maria! Huwag ka lang kumapit sa kanya. Baka mami ay pag-isipan ka na masama ng mga nakakakita. Pabayaan niyo ho sila, tiya. Dahil bati naman ang lahat na ang lalaking ito ay ang aking makakaigsang dibdib. Clay. Ako po si Clay. Ako si Sisa. Kinagagala ko kayo makilala, Binibini. Ako din po, Ate Sisa. Mga anak, siligo na kayo. Kaya sa bisita, ang dudumi na ninyo. Sige na. Opo, Inay. Ate, salamat po ulit sa paghatid sa amin kanina. Basta, huwag mo kami susumbong, ha? Tayo na, Crispin. Tuloy ho kayo. Ay, salamat. Isa kayo. Paano niyo nakilalang mga anak ko? Ay, salamat. Salamat. Ang totoo po niyan, tinulungan ko po ang mga anak niyo, Ate Sisa. Tinulungan? Saan ho? Huwag po sana kayo mabibigla, ha? Sasabihin ko po ito sa inyo para maprotektahan nyo agad ang mga anak nyo sa nakakatakot na mangyayari sa inyong mag-iina. Binibini, ano ho ba ang sinasabi ninyo? Sinasaktan po ng praile ang mga anak ninyo. Nakita ko sila kanina.
umiiyak. Puro sugat at latay ang mga katawan nila. Kaya ko sila tinulungan. Huwag niyo po sanang isipin na babaliw ako. Pero kung hindi niyo maiaalis sa simbahan ng mga anak ninyo, isa po sa kanila ang mamamatay. At yun ang magiging dahilan kung bakit kayo mababaliw. Pinpin, hindi ho ba nagkakamali naman kayo? Wala naman kong sinusumbong na pananakit mula sa bagong kura ang mga anak ko. Baka ho nagkamali lang kayo. Pansin ko nga po nang lilihim sila sa inyo. Siguro dala ng takot sa Praile. O baka dahil ayaw niya kayong mag-alala. Pero may ebidensya ako na nagsasabi ako ng totoo. Tignan niyo po yung mga katawan nila. Puro sugat at latay. Crispin? Crispin, Basilio, parinig kayo mga anak. Bilisan ninyo. Inay, bakit po? Kayo mga... Iba po nagsasabi ako ng totoo. Basilio? Crispin, anak? Totoo bang sinasaktan kayo ng Praile? Sige na. Magsabi na kayo ng totoo sa nanay niyo para maprotektahan na kayo agad. Ano magsubong sa'yo? Pati si Sisa, sasaktan ko! At hindi ko lang ba sasaktan? Ipapagulong ko kayo. Kayong mag-iina! Sige, sabi mo sa nanay. Sinasaktan ba kayo ng Praile? Sumagot kayo, anak! Hindi po, Nay. Nagsisinungaling po siya. Eh, bakit may mga sugat at latay kayo kung nagsisinungaling ang butihing binibini? Oo nga naman. Hindi ako nagsisinungaling. Hoy, magsabi ka nga ng totoo. Niligtas ko lang naman kayo para maiwasan niyo yung trahedyang mangyayari sa inyo. Nagsasabi po kami ng totoo. Siya po ang sinungaling. Siya po ang nanakit sa amin kanina. Siya po ang may kasalanan kung bakit marami kami sugat na kapatid ko. Hindi! Hoy, huwag mo ako sisiraan, nakukutusan kita. Nakita na po, Inay. Siya po talaga ang nanakit sa amin. Ay, hindi. Ate Sisa, hindi. Hindi po totoo yun. Huwag niyo po siyang paniwalaan. Ako naman gusto ko lang namang makatulong. Wala naman ako masamang motibo. Maniwala po kayo sa akin. Di ba hindi naman ako nagsisinungaling? Nakita niyo. Ate Sisa! Nay! Napakasama ko ba ba? Hindi ko ba ba ba? Kulen, ang taas! Sandali! Ito na! Ay! Ito na! Diyos ko, nakahirap na umanak mo dito. Huwag ka sanang sumunod. Ay! Sige, anak. Magsipasok na muna kayo. Halika, pasok sa loob. Kaloka mga batang yun. Tinutulungan na nga sila pa ito nagsinungaling. Bakit kasi pinangungunahan mo ang kwento? O akala mo ba, mababago mo pa ang kapalaran ng mga karakter dito sa No Limit Anghere?
So ano po pong point ko dito? Bakit naman ako dinaladala sa mundo ng nobelang to kung hindi ko rin pala matutulungan ng mga tauhan dito? Dinala kita rito, hindi para makialam. Dinala kita rito para matutunan mo ang katha ni Jose Rizal sa kwento na nakadikit dito ang tunay na kasaysayan ng bayan natin nung panahon ng mga mananakop. Matuto, yun lang ang mission mo, hindi para makialam. Wala ka na magagawa. Naganap na ang dapat na maganap. Manood ka na lang. Ikaw si Crisostomo Ibarra? Ha? Ikaw yung boy... yung nobyo ni Maria Clara? Siyang tunay. At huwag kayo maglala. Gagalingan ko po ang pagsilbi sa inyo bilang PA niyo. PA? Personal assistant. Mabuti kang tao, bibig ni Maria Clara at mawain sa kapwa. Lalo na dun sa pobreng babae at tinulungan sa makalaya gamit ang iyong mga hikaw. Alam kong lubos na mahalaga sila. Sundin niyo ang aking utos! Umaba kayong lahat ngayon din! Pakiusap, huwag na lamang ang babaeng kasama namin! Kilala ko sila! Wala ka nang dapat ikatakot, Binibining. Wala nang sasalbahe pa sa iyo. Huwag niyo po sana isipin na babaliwak. Pero kung hindi niyo maiaalis sa simbahan ng mga anak ninyo, isa po sa kanila ang mamamatay. At yun ang magiging dahilan kung bakit kayo mapabaliw. Hindi po ako naniniwalang hindi ko mababago ang kwento at kapalaran ng mga tauhan dito. Technically, karakter na rin ako sa nobelang to. Kaya kahit anong gawin ko, magkakaroon at magkakaroon ng epekto sa mga makikilala ko dito. Huwag kang matigas ang ulo mo. Huwag mo nang gawing komplikado pa ang kwento. Sige po. Ibalik niyo ko sa amin. Ngayon din. Alam mo naman na makakabalik ka lang sa atin kapag nabuo mo na ang nobena. And that's the rule. Wala na akong magagawa dyan. Yun naman po pala eh. So huwag niyo rin po akong pakikialaman. Gagawin ko ang lahat para mabago ang kwento ko at ng mga taong makikilala ko dito. Makinig ka nga sa akin. Makikinig lang po ako sa inyo kung ibabalik niyo ako sa pamilya ko ngayon din. Ngayon, kung hindi niyo magagawa yun, kung magmamatigas kayo, mas magmamatigas ako. Ginusto niyo to, di ba? Kayong nagpasok sa akin dito, di ba? Bahala kayong mga problema. Kung gusto niyo, isumbong niyo pa ako kay Dr. Jose Rizal, wala akong pakialam. Gagawin ko kung anong gusto ko. Aayusin ko at babaguhin ko ang kwento ng nobelang to. Mukhang masaya kayo, Pilosopo Tasio. Opo, Kapitan. Masaya ako pagkat may pag-asa sa darating na unos. Pilosopo Tasio? Ang unos? Binabala ko ba ninyong maligo? May higit na mabuting bagay na inaasahan ko, mga kidlat na papatay sa mga tao at tutupok sa mga bahay. Iyon ang nababagay sa atin. At ikaw, Gobernador Silio, may mga kandila ka pandala. Subalit, higit na 10 taon ko nang iminumungkahi sa mga bagong kapitan na bumili ng mga posteng panghuli ng kidlat upang maproteksyonan ang mga bahay sa mga kidlat. Ngunit, pinagtawanan ako ng lahat at ikaw, nagpagawa ka pa ng kuliling para kay Santa Barbara.
Hindi ba kahit napatunayan na ng siyensya na mapanganib ang magpatugtog ng kampana kapag masungit ang panahon? Kaya ano ho ang nagawa ng kuliling ni Santa Barbara noong kumidlat sa binyan at tore mismo ang tinamaan, ha? Sus Mar Joseph, kaawaan mo po Santa Barbara. Barbaro, bagay na bagay kayo sa pangalan ng inyong patrona. Ikaw, hindi ka taga rito. Nararamdaman ko, hindi ka na nabibilang sa amin. Mula ka sa malayo. Mula ka sa mundo ng mga bagong tao. Lamang kung may pagkain bunso. Kundi tiyak matutulog tayong tubig lamang alaman na dyan. Kuya, pag malaki na tayo at makakita ko ng mas magandang pagkakakitaan, palagi ko talagang ibibili si inay ng masasarap na pagkain para masiyahan siya. Pero tayo na iniisip, bunso. Nais ko rin mapabuti ang buhay natin nila inay balang araw. Mangyayari yan. Basta't sipagan pa natin, ha? Mainam, halika na. Ikaw na naman ba yan? Ano namang ganap mo dito? Ikaw ah, papansin ko, nagpapakita ka sa tuwing malungkot ako o may mangyayaring masama. Hoy! Kayo ha? Mga batang pasaway. Bakit hindi niyo naman ako pinagtanggol sa nanay niyo? Itotoo naman lahat na sinabi ko, diba? Oh, muntik pa akong mataga eh. Pasensya na po, ate. Hindi po kasi nanay maaaring kalabanan sa Kristal Mayor. Siya po ang nagsinungaling sa inay. At gaya po ng kura, sinasaktanhin ho kami nun. Ito po yun, ate. Para ganyan po kami tinatakot ni Kuya, napatrin po si inay ay kanilang sasaktan. O di kaya ay papakulong kung kami po ay magsumbong kahit kanino. Ay, Diyos ko. Kapal naman ang mukha ng kura na yun. Pati na yung sakristan mayor na yan. Huwag kayong matakot. Gagawa ako ng paraan para maialis ko kayo dito sa simbahan. At para hindi na kayo masaktan pa ulit ng kura. Bakit? Ano pong gagawin niyo, ate? Sasama ba kayo sa akin, mga bata? O sasama kayo sa mahiwagang dalagang ito na nagmula sa malayo? Thank you.
sinabi mo? Totoo pong sinasabi ko, sir. Isa sa kanila ang mamamatay kung hindi natin sila ililigtas. Masama pong magbigay ng kasinungalingan, bintang o hinala laban sa kura. Gagawin mo ang gusto ko. Kasi kung hindi, ipapanakit kita at ipapakulong pobre India. Gising na po ba si Maria? Ay, oo!